What's up mga kasama, welcome back to my video. And yes, today's video, we're going to create a tutorial video on how to do this thing. So ano ba itong bagay na to? Itong bagay na to is ano ba ito? Tawag doon? Comment down below kung anong tawag niyo dito. Okay mga kasama, hindi ko man alam kung ano ang proper way paano tawagin itong bagay na to or itong specific technique na ito, but it creates cinematic feels that create a cinematic moods sa mga videos natin, like wedding videos, save the date videos, yung mga dibu na ginagawa natin. At alam nyo ba na kadalasang makita ko ang technique na ito sa Paradox Studio? Visit, like their page, support their page, and talaga namang ma-inspire kayo sa mga creative arts at sa mga videos na ginagawa nila when it comes to wedding. Dahil may kaibigan ako na nagturo sa akin kung paano gawin ang technique na ito, kaya ngayon, ituturo ko sa inyo or isishare ko sa inyo kung paano siya gawin. Maraming ways o paraan kung paano siya ginagawa, pero mga kasama, in this tutorial, ituturo ko sa inyo yung pinakamadaling paraan kung paano siya gawin. Kaya naman talo na tayo sa computer at simulan na natin ang tutorial. Okay mga kasama, andito tayo sa Premiere Pro at yung nakikita niyong video na ito ay ang mga footage na gagamitin natin para sa tutorial na ito. Okay, meron din ako ditong nakalatag na background music pag nilagay natin siya dyan. Okay, papakita ko na sa inyo agad yung finished product natin. Eto siya. Ayan. So mga kasama, hindi ko alam kung na-appreciate nyo, but for me, I really appreciate this. Pakita ko sa inyo kung ano. Yan, this orange thing. Naewan ko ha, pero para sa akin, it adds and it creates a cinematic feels, lalo na kapag nakulayan mo yung mga footage na meron ka. Ngayon, tuturo ko sa inyo or share ko sa inyo kung paano ba siya ginagawa. Ganito lang mga kasama. Okay, ngayon punta ka dito sa project profile. Gawa ka lang ng adjustment layer and ilagay mo agad dito. I-grab mo agad sa timeline mo. Habaan mo ng ganyan para ma-cover niya yung mula in and out. Okay, so paano ba siya gawin? Okay, i-click mo lang or i-highlights mong adjustment layer. Then, punta ka dito sa ating effects control. Pagpunta mo sa effects control, punta ka sa opacity and click this create ellipse mark. Ayan, alright? So, lalabas yung ganito. So, pag meron ka na nito, pwede mo siyang i-resize. I-resize mo siya. For me, ganito ko siya ginagawa, nare-resize ko siya or nag-a-add pa ako nandito, hold control and click para mag-add ka pa dyan. Inlalagay ko lang siya dito sa gilid. Okay? Lagay natin dyan. Nilagay ko lang siya sa gilid. So, yan. And, pag meron ka na yan, punta ka dito sa ating Lumetri Color, Basic Correction. Medyo laki lang natin ang color dito. Yan. Basic correction at sa white balance, gagalawin mo lang to. Papansin nyo, pag dito kulay blue, pag dito naman kulay orange. So, hindi naman pwedeng sharp tong dulo na to, sharp yung edges. So, gagawin natin, punta ka dito, click mo ulit yung mask, then dito sa sa mask feather, lalakihan mo lang siya, i-spread mo lang. Ayan. So, ayan na, nakaka-create ka na ng orange cinematic channeling feels. So, ayan na mga kasama. Meron ka na agad cinematic feels. So, depende sa'yo kung anong klaseng kulay or papanong kulay ang gusto mo. Pwedeng blue, alright? Pwede rin namang orange or dark orange. But for me, this works. Ayan. Okay. So, ganyan na siya. Hop, medyo spread lang natin ng konti. Okay. So, yun na yun. So, yun na agad yung finished product natin mga kasama. Pero yung iba, ang ginagawa nila, naglalagay pa sila ng isa pang adjustment layer. Yan. Adjustment layer. Spread ulit. Okay. Same thing. Gawin mo lang ulit yung kaninang ginagawa mo. Punta ka ulit sa effects control. Yan. Then, meron ka ulit isa dito. Okay. Control. Gagawin mo naman dito sa baba. Right. Gawin naman natin siyang blue. Okay. Blue naman siya. Feather ulit. So, dito naman yung blue na yan. So, makikita nyo, dalawa siya. Meron siyang blue at meron siyang... Ayan. Okay, mga kasama. Alam ko, hindi lahat
gumagamit nito or hindi lahat nakaka-appreciate ng ganitong klaseng technique. But for me, I really appreciate this technique. Pero hindi ko siya kadalasan ginagamit. Madalas ginagamit ko siya kung may black and white or medyo dark and moody style. Doon siya feeling ko mas fit kapag gagamit ka ng ganitong style. Okay, so limbawa gagamitin mo na or ilalagay mo na yung color correction. Ayan. With color correction, meron siyang okay, yan na yung ating finished product, merong orange and blue, then meron ng kulayan. Okay, ako, sobra ko siyang na-appreciate kasi para sa akin, parang, alam mo yung napaka-cinematic ng footage, napaka-cinematic ng video, especially kapag nakulayan mo na siya or na-apply mo na yung mga LUTs or yung mga colors or color grade na ginagamit mo kadalasan. Pero para sa akin, sobrang na-appreciate ko yung ganitong style. And gaya nga nang sabi ko sa inyo, nakita ko to sa Paradox and hindi ko alam kung paano ginagawa ng Paradox, pero para i-recreate or ituro kung paano siya gawin, ganito ko siya ginagawa. Ganito ka basic lang kung paano mo siya gagawin. And sana guys, nakatulong sa inyo tong video na to. Sana magamit nyo siya sa mga videos ninyo. You can use this but do not overuse it. Feeling ko hindi siya fit para sa lahat ng footage. So pili ka lang ng footage na magagamit mo siya. Pero may iba talaga na gumagamit ito from first shot hanggang sa dulo. Yung iba signature na rin to, talagang ang ganda-ganda ng mga video ni sila kagaya ng Paradox. Sobrang saludo ako sa mga arts, sa mga weddings and videos nila. Shoutout sa Paradox, sobrang galing niyo po talaga. Isa kayo sa mga alam niyo pinapanood ko para gayahin. So di vlog magagaya ka pala. Well, iba yung nanggaya, sana inspire. Kaya naman sobrang inspire ako sa Paradox. Kaya, more blessings to you guys. Peace. And hope you guys like this video. Sana guys, may natutunan kayo at nag-grab nyo agad kung paano siya gawin. Recap. Okay, mga kasama, recap tayo. Kuha ka lang adjustment layer. Okay, adjustment layer. Ilagay mo agad dito. Pahbain mo lang. Alright, so nakapture mo na lahat. From in and out. Then highlights mo yung adjustment layer. Punta ka sa effects control. Punta ka sa opacity. Hanapin opacity. At i-click mo itong create ellipse mask. Yan. And lakihan mo lang. Pwede mong i-control that ba dito para makagawa ka pa ng yan. Alright, then dito mo lang ulit. Ganyan yung kulay. Mask 1. Para yung feather niya, palalakihin mo pa. Yan. Pwedeng ikaw bahala kung anong klaseng kulay ang ilagay mo, pero for me, this is perfect. Yan. At papatungan mo na siya ngayon ng kulay na gusto mo. Parang ngayon mga kasama, hindi ko talaga mag-gets kung parang sa ganyan, but for me, it's nice. Guys, salamat sa panonood, salamat sa pag-stay nyo dito sa channel ko at sa pakikinig ng mga pinagsasabi ko at pinagtuturo ko sa inyo. Hope you like this vlog, hope you like this video. And if you like this video mga kasama, subscribe, like, share, comment kung anong tawag dito. Comment kung may idea ka kung paano ito gawin. And comment kung isa ka ba sa mga gumagamit ng ganitong klaseng technique sa mga wedding or sa mga videos na ginagawa mo. Okay, thank you mga kasama. Maraming salamat sa pag-stay, sa pag-support ng vlog na ito at ng tutorial na ito. Thank you guys. Hope to see you next vlog. Peace. Kaya naman talo na tayo sa computer at simulan na natin ang tutorial. Ang init.